Magandang morning din po, Tito Jeff, Chang Ami at Tito Johnson. Kahapon nga ng alas 4 ay lumabas din na ating area of responsibility itong bagyong si Goryeo at namataan natin ito sa kasalukuyan sa layong 760 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. At wala na po itong direct na epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit patuloy pa nga rin yung pag-iral nitong southwest monsoon o habagat na kung saan yan pa rin nagdudulot ng mga light to moderate to at times heavy na mga pag-ulan sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Batanes at sa Babuyan Islands. Kaya pinag-iingat pa rin natin yung ating mga kababayan dyan sa banta po ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Dito sa Metro Manila, sa nalabing bahagi pa ng Ilocos Region at ng Cordillera, pati na rin sa ibang bahagi pa ng Cagayan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas at sa Occidental Mindoro ay bahagyang maulap po yung ating kalangitan or cloudy pa rin po yung ating kalangitan ngayong araw at may chance pa rin po yan ng mga kalat-kalat po ng mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog, dala pa rin po yan ng southwest monsoon. The rest of the country ay generally fair weather condition natin na-expect ngayong araw at may chance lamang na mapanandali ang buhos ng pag-ulan. Pagsapit po yan ng hapon at ng gabi. Tito Jeff, may tatlo pa tayong bagyo na nasa labas ng ating PAR na kung saan ay binabantayan din po natin. Ngunit sa kasalukuyan, itong tatlong bagyo naman po na ito ay hindi natin inaasahan na magkakaroon ng direct effect sa anumang bahagi po ng ating kalupaan. At para naman po sa kalagayan ng ating baybayang dagat, nakataas yung gale warning natin sa may Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Western Coast ng Batangas, Occidental Mindoro kasama ang Lubang Island at sa Palawan kasama ang Kalayaan Island. Hindi po natin pinapayagang pumalaot yung ating mga kababayang mangsa at may maliit na sasakyang pandagat doon sa mga areas na meron po tayong gale warning dahil may inaasahan po tayong malalaki at mataas na mga pag-alon dyan na posible po umabot sa 4.5 meters ang wave height. At yan muna latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako po si Anna Lorraine. Maganda umaga. Kita na, siyempre itong mga susunod na araw, inaasahan yung mga pila para sa pagbibigay ng ayuda, gayon din sa pagtuloy-tuloy ng pagbabakuna. Ito bang mga susunod na araw, at least sa Metro Manila, ay kailangan bang magdala ng payong ng ating mga kababayan na pupunta sa mga ganong aktibidad? Yes, Tito Jeff, ang magandang balita naman ay simula po bukas ay generally improving ang ating panahon dito sa Kamaynilaan. So makakaranas na po ulit tayo ng mainit na panahon at yung mga pag-ulan na ating na-expect na lamang po ay sa hapon or sa gabi. Kaya pagdala pa rin po na ating, pinagdadala pa rin natin ang payong yung ating mga kababayan. But generally magiging mainit na po ulit yung ating panahon dito sa Kamaynilaan. Okay, thank you very much. Maraming salamat, Anna Lorraine mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center.